everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is a story time video. Una sa lahat, sorry if may random noises, pero tuloy pa rin yung story time natin. Actually guys, first time ko lang itong gagawin sa YouTube channel ko kasi ang dami nagtatanong sa inyo, nagpi-PM, nagdi-DM sa IG ko, bakit daw hindi consistent yung paggawa ko ng videos, bakit daw lulubog, lilitaw daw ako sa YouTube channel ko. So yun, sasagutin ko na yun ngayon lahat. May pinagkakabisihan or pinagkakaabalahan ba ako, ano bang reason behind those things? So if you guys wanted to know kung ano ba yun, then please keep on watching. Today guys, masasagot na yung mga questions nyo. I-announce ko na kung bakit nga ba ako laging inactive. Kung ano ba talaga yung reason behind those inconsistency, behind those busyness, or feeling busy-busyhan lang. Actually, I kept this for quite some time na sobrang tagal ko tong tinago. I really wanted to tell this to you guys. Kasi itong YouTube channel ko, gusto ko siyang gawing open diary. Since this is the start of my new beginning, pero yung siyempre, filtered pa rin yung iba. If you filtered mo yung mga gusto kong i-share, yung may mga bagay na hindi na dapat i-share, hindi na dapat i-share. Pero ito, I think, I really have to share this with you guys. So yun nga guys, so kinip ko siya for a long time kasi ang daming emotions eh na naglabasan, na parang until now, it's still there. So ang nakakaalam lang nito yung family ko, side nung boyfriend ko, yung mga kaibigan ko, yung talagang malapit na kaibigan ko lang. Talagang sila lang yung mga nakakaalam nito. Or siguro kung naalaman na nung iba na mutual friend ko, so hinayaan ko na sila kung ikalat nila or whatsoever. Pero yung mga sinabihan ko talaga na I personally tell them or nagpusa akong sabihin sa kanila is yung talagang mga close friends ko and yung mga taong alam kong pagkakatiwalaan ko. And yun nga, feeling ko this time I am ready to face the camera and tell you guys what's happening in my life, the big announcement and all. So yung big announcement ko guys, dito siya nakatago sa big black pouch. Talagang matagal na siyang nakatago dito. So alamin na natin guys kung ano ba yung nakatago dito sa big pouch na big announcement ko din. Sabay-sabay na natin siya. Are you guys ready? Because I am extremely happy. So, ito yung big announcement ko, guys. And like what I said, ang tagal kong tinago nito. And currently, 6 months na ako. So, 6 months ko na siyang tinago sa public. Na yung mga taong malapit lang sa akin talaga yung nakakaalam. So, yan. So, papakita ko sa inyo yung belly ko. So, that is how my belly looks like. I am 6 months pregnant na. And this is my pregnant belly. Napatagal siya ng announcement guys kasi ang hirap niyang ilabas. Kumbaga, hindi siya nahihiya kami or natatakot. It's just that, syempre, may nagalit. So, kailangan namin i-balance yung situation. Hindi pwede share lang kami agad ng share. So, yung situation parang pinalamig muna namin. Then, in-enjoy muna namin yung privacy. Pero I'm super happy guys to be able to share this with you guys. Yung announcement ko and yung i-share ko sa inyo yung journey ko being a mom. So yun, magiging mommy na ako. So, new journey, new chapter sa buhay ko. Sobrang saya. Actually, dapat ako at saka yung boyfriend ko yung mag-share neto sa inyo or yung mag-a-announce neto sa inyo. Kaso, yun lang, out of town siya. So, I decided na i-share ko na lang alone. And humingi naman ako ng
permission niya, sabi niya, okay, go for it, i-share mo na. Kasi nung 5 months pregnant ako, parang nag-uusap kami or nagpa-plan kami na i-share ko sa inyo yung journey ko, being a mom, sabi ko sa kanya, hindi ko yun pwede i-share lang agad nang hindi ko ina-announce. Kung ano yung reason bakit lulubog lilitaw ako sa social media, sa YouTube, hindi ako consistent. So yun, ngayon nag-decide na ako na ako na lang. Para ma-vlog ko yung journey ko as being a mommy, road to 7 months, ganun. So at least make ano pa ako, 3 months pa akong pagbablog ng pregnancy journey ko, di ba? I think okay naman na yun. And talagang dadalhin ko kayo dun sa check-up and all. Actually, gusto ko nga mag-insert ng mga clip dito. Kaso kasi, yung mga clips na nandito sa cellphone ko is hindi naka-rotate. Hindi ko alam kung paano ko siya i-rotate. Pero pag-iisipan ko, mag-i-insert ako ng mga ultrasound clip and all that. So, in the end of this story time video, meron din akong giveaway announcement. So, paano ko nga ba nalaman at sinabi dun sa boyfriend ko na I am pregnant? Yung unang symptoms talaga na alam ko, oh my God, hindi pa ako nagpipiti, parang may kutob na ako, ganun. Na sumasakit yung breast ko, parang lumalaki ng masakit, ganun. Kasi dati naman, pag magkakaroon lang ako ng monthly period, normal na sumasakit siya, pero kinabukasan, mawawala din. Eh, yung sakit nung sa breast ko, hindi siya agad nawala. As in, siguro mag-1 month na siyang masakit, or 2 weeks, ganun. So yun, parang kinabahan na ako na parang may something sa body ko na nagpapaganto ng breast ko. Kasi hindi to normal. Hindi siya normal. So, alam ko yung body changes ko. Alam ko yung nangyayari sa katawan ko. Kaya, doon palang kinutoban na ako. So, yun nga, diba, meron na akong kutob. Sakto, magkikita kami kasi may kukunin kami yung product. Sinabi ko sa kanya, bumili ako ng pregnancy test or PT. Then, nag-try ako. Actually, delay na ako noon eh. So, talagang alam ko sa PT magpa-positive to. Pero hindi naman ako 100% sure. Parang, kumbaga 50-50 na pwede tong mag-positive, pwedeng hindi. Baka may something lang sa talaga na nag-change sa katawan ko. So yun, then nag-PT na ako. Then it turns out, positive. So ito yung first PT ko. Nung time na yun, inantay ko siya talaga sa banyo na lumabas na yung line. Talagang nagintay muna ako sa banyo bago ko sabihin. Hindi yung sabay naming aabangan kung ano yung magiging guhit. Hindi, nagsarili ako. Inantay ko siya mag-isa. Then, yun nga, nag-two-line siya. So, parang shock, nagulat ako. Pero nakita ko, blurred yung isa. Ako, ano yun? Bakit blurred yung isa? Pero feeling ko, positive na to. Kasi dalawa na. Tapos, pinakita ko sa kanya. Sabi ko, tinawag ko pa siya ng hysterical. Sabi ko, di, tara dito, tara dito. Gumaganon pa ako sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin, ano ba yun? Tingnan mo, dalawang line. Sabi ko, positive to. Puntis ako. Tapos siya, parang, in shock din siya. Talagang wala siya reaction pa nung una. Kinabahan siya kasi this is unplanned. Sobrang unplanned nito. Hindi namin plinano to. Wala kaming plan na mag-baby na agad. So, pinauna, sa amin muna, hindi muna namin sinasabi sa mama niya. Then, kinuha muna namin yung products. Nag-ano muna kami, parang nag-uusap kaming dalawa ng seryoso, ganyan. Pero never pumasok sa aming dalawa, sa isip namin dalawa na ipalaglag. Even though it's unplanned, never pumasok sa utak namin na ipalaglag yung baby. Kasi, God's gift yun eh. Ang isip namin na, yun nga, December 6 namin siya nalaman. Then, kinabukasan, it's anniversary namin. Inisip na lang namin na this is a blessing. Actually, it's a blessing talaga. Kasi, baby, binigay yun ni God for you to cherish. So, yun na lang yung pumasok sa isip namin na blessing to ni God sa atin since tomorrow is our 9-year anniversary. Then, pag-uwi namin sa bahay nila, nagtago ako sa CR. Chinat ko yung ata niya. Sabi ko na, I am pregnant, ganyan. Tapos, yun pala, habang nasa CR ako, nagkipag-chat ako sa ate niya na kino-confirm ko. Sinabi niya na din sa mama niya. Kaya paglabas ko ng banyo, tinanong ng mama niya na, totoo ba ganyan? Tapos, yun, pinag-usapan namin paano sasabihin sa site ko. Basta long story eh. Nung una, gusto talaga nila ikasal na kami. Pero, hindi sa ano ha. Hindi guys sa ayaw namin. May plans kaming magpakasal. Pero, it's just that it's too early na parang ayaw namin mag-shoulder or magpa-shoulder pa ng mga gastos and problem sa mga taong nakapaligid sa amin. So, kumbaga,
may plans kaming magpakasal, pero hindi ngayon. Kumbaga, uunahin muna namin yung baby and all that stuff. At saka kung magpapakasal man kami ngayon agad, siguro magwe-west lang muna kami. Then, saka kami magsisimbahan. May plans talaga ako na magsimbahan kami, hindi yung west lang and all. Pero kung magsisimbahan kami, gusto ko medyo matanda na, hindi naman sobrang tanda, pero mga toddler, mga 5 years old na yung baby ko, ganyan. Para samahan niya ako mag-walk sa aisle, or siya yung magiging ring bearer namin. Ganun yung plans ko. Pero sinabi ko na din yun sa kanya, kaya pinag-iipunan namin, pinaplano namin yun. Hindi naman ganun kabongga, basta yung makasal lang kami sa simbahan, sa altar, sa harap ni Papa Jesus, and all that. Okay na sa akin yun. So, nakaplano talaga. It's just that yung priority namin right now is yung baby and yung gastos kay baby. So, bago kami magpa-check up noong December 21, laging nagka-cramps yung tiyan ko. So, binigyan ako ng pampakapit, then folic acid, and yun nga, inano na ako, tinransfer na ako. Doon na namin talaga na-confirm na we're pregnant, I'm pregnant, we having a baby na. So, yun, nagpa-ultrasound na kami nung 4th month ko. Then, luckily, ang bait-bait ng baby ko, nagpakita na agad siya. Talagang nakabuka ka siya. So, I'm going to insert a clip nung nalaman namin yung gender niya. Anong hula? Boy. Ayun! Ay, ay. Boy! Expert ka na eh. Expert na. Hindi naman siguro. And he's a boy. So, my baby is a boy. I'm having a son. So, ang kasama ko nagpa-ultrasound is yung ate ni Denden, si Denden, may baby daddy, yung boyfriend ko, and ako. So, tatlo kaming nandun sa clinic nung doktora. Then, yun, pinakita na sa amin kung ano yung gender niya. Actually, hindi namin ine-expect na lalaki siya. Like, ang talagang ine-expect namin, it's a girl. Talagang, yun yung kutob namin lahat. Hindi naman lahat, actually. My mom says it's a boy. Pero yung lola ko, ako, mga kaibigan ko, si Denden, my boyfriend, yun, kutob namin, babae. This past month, hindi ko alam, pero sobrang irritable ako. Hindi naman irritable. Gusto ko siya nakikita, gusto ko siya kasama, pero lagi akong mainitin yung ulo sa kanya. Kumbaga, napaka-sensitive ko pagdating sa kanya. Galit na galit agad ako sa kanya. Parang gigil na gigil ako dun sa boyfriend ko. So, I think siya yung pinaglilihian ko. So, kamukha niya tong baby namin. Pinipilit ko namang kontrolin na hindi ako masyadong mainis sa kanya kasi kawawa rin naman siya. Kasi nabubugbog ko siya. Talaga napipisikal ko siya. Sobrang nanggigigil ako sa kanya. Nung last time nga, nanggigil ako sa kanya. Nakalmot ko siya dito. So, may sugat siya dito. So, that's the story and that's the big announcement kung bakit ako lulubog lilitaw sa Facebook. And we're so happy naman kasi na very supportive yung family ni Denden. And right now, my family as well is very supportive na kumbaga tinuturuan na nila ako na kumain ko na ganito, ganyan. Pero yun nga, ang pinaka-pinaka masela na ako ngayon sa gamot. Hindi ko alam, nahihirapan ako mag-intake ng mga gamot. Sobra, kung hindi ko isusuka, sasakit yung tiyan ko, ganun. Pero pinipilit ko, kunyari, feeling ko ang sakit-sakit ng mura ko, sumasakit yung tiyan ko, titikim ako ng mga ano. Or nasusuka ko, titikim ako ng matamis para lang ma-divert yung palate ko, mawala siya sa ano ko. Ganun. Parang ganun yung ginagawa ko. Parang trick lang. Kung mag-work siya, edi mag-work. Pag hindi, nag-ano ko nung yung leaving na binigay nung ate ni Denden na oil. Pinapahid ko siya sa sikmura ko and dinadilute ko muna siya. Hindi ko siya dinidirekta at saka hindi madami. Onting-onti lang talaga. So, for the mechanics of the giveaway naman, guys, very simple lang. First, you must subscribe on my YouTube channel. Second, share this video. Third step is like my page. Then fourth, follow me on my Instagram account. Then last step is comment done if tapos mo nang gawin yung four steps na sinabi ko. Pero I'm going to put all of the mechanics naman on the description box, guys, para you can just directly go to the page on my IG, pati yung mga link na yun. Lalagay ko na sa description box ko. Then yung papapanalunan nyo sa giveaway, guys, is eto. Ipapop ko na lang yung picture.
So that's the big announcement and the giveaway mechanic. So if you guys like this video, please give it a thumbs up. And if you aren't subscribed to my channel yet, please click the subscribe button down below. And to get notified every time I posted a video and para masamahan niyo na din ako sa new journey or new chapter ng buhay ko, don't forget to click the bell button besides the subscribe button. And I'll see you guys on my next videos. Bye!